One more. Thumbs up po. 1, 2, 3. Okay guys, nagpunta na ako dito sa bootcamp ng ML kasi dito, hindi nakalak ang rep. Tignan nyo ha, laman ng rep dito. Sino nagwa? Alam mo, nagtataka ako kung hindi ko alam tuwing bumibisita lang ba ako ganito to, pero ganito ba talaga kaayos to? Parang 7-Eleven eh. Mas maayos pa sa 7-Eleven. Sino ba ilig sa mogu-mogu? Manina? Lahat. Yan yung nauubos. Una-una nauubos, mogu-mogu. Ano sumunod? Yakult tsaka mogu-mogu. Tapos Pocari Sweat. Sino nagpo Pocari Sweat? Si yeah. Ah, so kanya-kanyang ano rin sila, no? Favorite? May Nobelino. May Nobelino pa, oh. Oh, nice one! Support! Oh, support! Iba-iba yung mga nandito. Ano, Wise? Kamusta ang training natin? Ano, boss? Ano, kamusta? Hey, kamusta ang training? Ano ba? Parang kaming si Goku eh, yung ano, nasa chamber. Diba? Sakto lang naman, boss. Okay, so nakikigulo lang tayo dito sa training ng MLBB. Kasi ang kalaban lang naman this week is basically Omega. So kung napanood nyo na to, ibig sabihin napanood nyo na yung sa Dota 2 Bootcamp. So ngayon dumaan naman ako sa MLBB. Dapat, nandito sila, makikita mo naman. Kailangan lang namin mag-ingat kasi sa mga kailangan ipakita sa screen. So, si Uwe at si MTB at nandito pa mga nagpa-practice. So, kung napansin nyo, no, marami na kaming mga movements na ginagawa in terms of the roster sa MLBB kasi we just want to make sure na we are prepared for the playoffs. Obviously, yung first ikot kasi hindi mo pa talaga madedetermine kung sino talaga yung totoong contenders dyan. Usually, pag ikot pa ng pangalawang, yung pangalawa. So, for example, nung unang umikot yung liga, hindi pa uso yung Tanxelot, ngayon uso na. So parang maraming certain adjustments na biglang nangyayari in terms of the meta ng buong liga. So I think we need to be ready for anything sa mga susunod na mga games. I think si Edward yata nagpa-practice na ng mga kakaibang hero eh. Edward, ano bang pinapractice mo kakaibang hero? Tigreal side game. Just pala niya. Pero actually, eto si Edward, hindi nyo lang alam ah. Siya yung sixth man ng Dota team eh. Pagkakailangan na talagang may alisin doon dahil alam naman natin, but due to public demand, ang daming gustong ikik sa Dota 2. Pag isang araw, gustong alisin si ganito. Sa isang araw, gustong alisin si ganito. Si Edward, nagtitraining niya. Ano nang rank mo ulit? Pa-divine na ako eh. Oh, pa-divine na. Mga isang taon pa siguro to bago na pa yung bro. Wait nyo, next month immortal na ako. Mga isang taon pa to bago mag-unti. Ano masabi mo sa ano sa MPL ngayon? Mas mahirap ba kaysa sa mga nakaraang taon? O mas, anong pakiramdam? Mas mahirap yung ngayon taon? Mas mahirap yung last season eh, season 10. Bakit? Mas matitindi yung season 10 eh. Yung game kasi puro rookie eh. Puro rookie ngayon nga na season. Pero in terms of meta, tingin mo pareho lang? O hindi naman? Hindi eh. May mga, ano ngayon eh, mga bagong hero na unorthodox na meta ngayon. May tanong ako sa'yo, di ba yung maraming tao nagsasabi na parang magaling ka mag-Arlot? Kunyari nung lumabas yun, ilang games mo nilaro bago mo nakuha yung ganong level? Saglit lang. Ilang game? Mga 10? Mga 5. Sana all. Hindi, pero kasi, bakit ba't ganun mo kabilis mag-pick up? Anong mindset mo? Ano lang, practice lang, kaya lang. Wala. Wala kang ginagaya? Wala. Parang iniisip mo lang kung paano mo lalawin sa sarili mo? Sarili lang. Sarili lang tutulong sa akin. Sa bagay, pag ganun kasi clear din yung identity mo. Mamaya na tayo makulit sa iba. So far, ito lang muna nakuha kayo. Kasi napagod kasi ako sa biyahe. Galing akong Manila ngayon eh. So hindi pa ano yung utak ko. Kaya uminom muna ako ng Chucky. Let's go. Okay, so kasama natin ngayon si Yue. Ikaw, kamusta naman ang unang season mo sa Blacklist? Anong malupit dito? Malupit ba yung mga kinakain? Ano yung mga bagong mga experience? Siyempre, maraming kasing tao na nangangarap mag-pro player. Ikaw, nagawa mo this season. Ano yung expectations mo tapos ano yung reality in a way? Makaupo na nga niya. Mas yung ano ko, yung expectation ko, ano yung mahirap. Pero yung pagtungtong ko, ano pala, mas mahirap. Akala ko madali lang. Mas mahirap kasi ano yung mas mahirap? Mas maramdaman mo yung ano, yung mga pressure, yun. Tsaka,
yung sa daily ano yung practice tsaka ako paano ka mag-improve lalo. Yun po. Ano sa tingin mo sa meron sa isang game, especially dun sa mismong venue na, ba't nakakakaba? Ano ba meron? Yung tao ba? Yung anong feeling? Siguro yung sa tao po, kasi nasarapan mo sila eh. Pero pag in-game na, di mo na sila papansinan eh. Nakatuto ka sa mismong game. Pero may pressure pa rin? Wala na boss, mawala na yung pressure. Sa umpisa lang? Sa umpisa lang po. So, okay mula po ngayon na hindi na po tayo mag-invite ng kahit sino dyan sa NBL. Total, alam na natin ang bawal ang guest. Alam na pala natin kung ano problema eh. Sige, pumupunta. The joke lang. Ikaw ba, Wise? Kinakabahan ka pa ba hanggang ngayon? Pinag-usapan na natin ito na nakaraan eh. Kinakabahan ka pa ba? Oo naman, kinakabahan pa rin. Totoo? Huh? Pero ano lang, mag-counting ano lang. Counting ka ba lang? Oo. Hindi na... Ikaw ba, Ward? Hindi naman ito kinakabahan eh. Okay, nakabahan pa rin ako. Pero hindi na sa kang ano. Hindi na katulad ng dati. Eto imagine, di ba yan, ang konti pa lang ng audience yan. Edward, nung mismong RRQ game, yun yung wala pa ako nun sa Indo, pero yun yung pinakamatinding audience na pwede mong ma-experience eh. Ano yung experience na yun? Kamusta yun? Sobrang ingay nun. Daming dumbbell, tsaka ano, sumisigaw yung ano. Siyempre, ano, home court. Sobrang ingay ng ano. Naka-affect na ba sa laro? Hindi naman. Hindi. Sorry. Ikaw, Wise, nung RRQ game? Pagka, nung entrance, yung magagano'n gano'n ka. Dami tao eh. Nakaka, ano, pero pag suot na yung headset, wala na. Hmm. Iba rin yung sa... Na-XP niya na yun, boss eh. Saan? Ay, oo, saan yun? IESF, diba? IESF, IESF. Sinisigawan nga daw siya dun eh. Hmm. Pinapaalis daw siya. Nanonood siya. Diba, eh, kasama nila mga Indo nanonood. Pinta trash talk daw siya eh. Ano yung sabi sa'yo? Hindi, pero ganun talaga eh. Ganun talaga yung fans dun. Sobra kasing pro-Indo talaga sila. Sa meta ba ngayon, tingin mo mas malakas ang Indo sa Pinas? Or kumukopya pa rin sila sa atin mostly? Hindi ko alam. Hindi pa natin. Kasi nakakaskrim nyo eh. Baka ma-ano ulit ako dun eh. Baka ako yung favorite ka ulit? Oo. Huwag na. Ako na lang magsasabi. Ako na lang magsasabi. Tingin ko mas malakas ngayon. Mas malakas yung Malaysia eh. Mas konti yung rabid fans nyo nalang sabihin ko. Pero maganda ka boss, ano, kumakalat ng mga Pinay sa ano. Oo nga. Saan? Nasa Indo na ngayon, nasa Malaysia na rin eh. Marami din talagang ano, na lumilipat rin ng talaga ng mga... Nag-a-abroad. Overseas Filipino gamers. Mga overseas Filipino gamers. Ito si Edward, may ano to eh. Nakita ko ito, mag-abroad na rin dapat eh. Buti na lang talaga, no? Hindi siya masyadong mahilig sa ibang pagkain, no? Ano ba hindi mo nagustuhan sa Indo na pagkain? Lahat. Kasi masyado mangang, yun ba? Yun din. Puro panas lang kinakain. Oo, mga panas. Ano panas? Ikan siya. Okay. Ikaw, Monina, anong masasabi mo sa Indo experience mo? Ikaw nag-Indo ka rin eh, no? Ano? Gano'ng kakatagal doon? 2 months din? 2 months. Grabe. Tama sila. Ako hindi ko kaya yun. May ano ba yun? May factor yun sa tingin mo na parang nakumailing kayo sa Indo? Oo, porga talaga. Porga talaga sa McDo. Nung una, nag-explore pa kami. Nung padulo, tara, chicken na lang yun. Para ano, familiar yung lasa. Pagka kasi umabot ka na ng mga 2 months, medyo namimiss mo na rin talaga yung Pinoy food mo. Iba rin talaga kasi yung kultura dun yun. Nakamiss lutong bahay. May fans na nagpadala ng Filipino food. Hindi kaya next time, ngayon ko lang ito naisip, magdala kaya tayo ng cook doon, no? Dapat nga si Kuya MJ. No? Dalata, pwede kaya, kaso pag iba yung ingredients, hindi pa rin yata si Pilas. Ganun rin yan? Magdala na lang na. Dala tayong cook, no? Tapos dala na rin tayo ng dato puti, sinigang mix, para hindi mawawala. Actually, posible yun. We can think about that. Hindi joke. Sige, pwede natin gawin yan. Sige, anyway, babalik kami. So, ayoko muna kasi bumalik ng office kasi pag uwi ko doon, ang dami na naman papagawa sa akin kung ano, dahil mag-ano. So, mag-ML muna kami. Mag-ML muna kami. Si Wise, nakaroon. Jungler! Santa bro, jungler! Beto na tayo! Basta, siguro, guys, siguraduhin nyo lang na pag gumalaw ako, huwag kayo mabibigla, ha? Hawakan nyo ilong nyo, ha? Baka tumog ko yung mga ilong nyo sa mga moves na makita nyo, ha? Ay, nako. First rank match ko sa ML. Kakampi ko pa itong mga ito. Napakaswerte naman talaga ng mga kalaban namin. Napakaswerte talaga ng mga kalaban natin. Mga 3 points pa sila. Basta yung sinabi ko sa iyo, ha? Pagka may nastan akong 5,
Hawak ka sa upuan una. Hawak ka muna, okay? Huwag mo na mag-react, hawak mo na sa upuan. Kasi kasama yun. Ano ba yan? Limang hero, limang grips. Limang tope. Tingnan nyo naman ha. Pangalan pa lang nung gamit kong account. Master ni Master. Ganyang kalupit, diba? Ilalaro ka, may ibang umahawak sa cellphone mo, para sure. Diba? Ganang kalupit. Ang gandong moves, guys. Dito nyo lang ito makikita, ha? Yung dito mga hawak ng mga kamay. Kakaiba yan, ha? Ang milawak ng papa. Ano, ready na kayo? Ano, ready na kayo? Hello, bye-bye! Ano, ready na kayo? Bye-bye! Wow! Yan ang handle! Nakasaya ko! Pinag-sibene! Marunong ka rewind, ha? Maasa ka pa, ha? Kala mo, papatay mo ako, ha? Ano? Oh. Oh, maasa ka pa, ha? Oh! Sabihin mo si Boss Striker, kaya mo botong ka-picture sa'yo. Hingiasa ka na, ha? Masyado ka, masyado ka makulit, ha? At nabuhay, oh, patay, di ba? Boss, wap tayo, boss! Ano gagawin natin? Tap ka, tap! Sige. Dama, kailangan na ng tulong ni Wise. Kailangan natin na natulungan si Wise. Hindi niya na kaya katapat niya, no? Hindi niya kaya katapat niya. Ganun naman dahil sa taas. Hindi ako nabahala dyan, Wise! Relax ka lang. Hindi tayo mamamatay. Nago pa tayong tap natin, boss. Tara, connecting. Tara! Ako, anina pa ako naghihintay dito. Anina pa ako nakaupo. Ubusin mo na. Connecting! Oh. Ano? Hoy! Ano? Gagi na matay ako, Blake! Ano? Gagi na matay ka, tanggal ka na. Gagi, nahabol ako! Hindi mo tete ako, pre. Ahabol ka pa? Ano? Hindi ako natatakot sa'yo. Ano? Dito, wala dito. Dito nyo tayo. Uy, hindi mo na pwede yun. Akala mo pwede dun. Oh! Aba, makulit ka! Hindi namin expect to, guys! Hi! Gaya na binili ko sa inyo, pag kailangan nyo ng rank points, tawagin nyo lang ako, okay? 2-0, 2-0, okay? Pag kailangan nyo ng mga advice sa mga ML, ako na bahala. Okay, bye-bye, guys. Bye-bye.